nangyari? Yung design kasi namin ni Cassie para sa fashion show nawawala. Linibot na namin yung buong faculty room. Wala pa rin kami mahanap eh. Nasaan na ba kasi yun? Wala pa kayong ibang kopya? Wala eh. Ito yung para sa competition, di ba? Baka naman may nagsasabotage sa inyo. Cassie, baka kinuha nila Margie yung design natin. Yung sinabi mo kanina, nung linagay mo yung sa atin dun sa table ni Ma'am, wala pa yun sa kanila, di ba? Hindi imposibleng mangyari yan. Knowing Marga, kayang-kaya niyang gawin yan. Ayoko naman magbintang. At saka, kahit naman isisi ko sa iba, nawawala pa rin yung design eh. Anong plano niyo? Napakiusapan ko naman na si Ma'am na bukas namin ipapasa yung design. Buti nga pumayag siya eh. Ang problema, baka mag-ahol tayo sa oras. Dapat nga sisimulan na natin ang paggawa ngayon eh. Kaya natin to. Makakahabol tayo. Tara na! Ganda niyan ah. Ang kaling mo pala talaga mag-design. Sayang naman kung itatapon mo lang. Sa'yo to, di ba? Kinakabahan na ako. Aabot pa kaya tayo? Wait lang, may group kayo sa Facegram, di ba? Wala ba kayong kopya ng design ni Cassie? Hindi ko in-upload dun eh. Nakapublic kasi yung group natin. Baka makita ng iba. So, wala talaga tayong ibang choice kundi mag-start from scratch. Kailangan mo ba ng tulong, Cassie? Ay, hindi na, Fatima. Hayaan mo na ako dito. Tulungan mo na lang iba na mag-ipon para sa materials na gagamitin natin sa dress. Mukhang kampante-kampante ka, Cassie. Hindi, no. Kinakabahan din ako. Pero bakit ka nakangiti? Kasi opportunity din to na mas makagawa ko ng mas magandang design. Nung naisip ko yung design ko kanina, naisip ko na marami akong pwedeng idagdag doon. Okay lang naman sa inyo na palitan ko yung design, di ba? Kakausapin ko na doon yung mga groupmates natin. Ipapaprivate ko yung group natin para pwede mong i-upload doon yung design natin. Para kung sakaling mawala pa yan, may reserve ba tayo? Okay, don't worry. Ako nang bahala dito. Yes, new design sana for the group. Pero alam mo, sa tingin ko mas okay yung nauna. Ako mas gusto ko to. Sa tingin nyo, guys, tingnan mo, bagong design ni Marga. Ganda, di ba? Maganda. At ano ba yung gagamitin natin? Kapag ito gamitin natin, siguradong mananalo tayo. Madali pang gawin. Ikaw, Marga, what do you think? Sure. Why not? Sige. Ako na magsasubmit kay Ma'am. Tara po. Sige, later. Look at what you've done! Ngayon, ang gagamitin na nating design ay yung kay Cassie. Bakit yung pa kasi kinuha-kuha yun? Sorry, Marga. Inisip ko lang kasi kung wala silang maipapasa, disqualified na sila. So, ang sinasabi mo ba, hindi natin kaya manalo pagkasali sila? Hindi naman sa ganun, Marga. Then what? Bakit ba kasi hindi nyo pinagkakatiwalaan yung design ko? I am far better than Cassie. Pero dahil sa kagagawan ninyo, stuck na tayo sa design niya. Kapag tayo natalo, kasalanan nyo yun. Pero Marga, di ba maganda naman yung design? Oh my God! Ano ba kasi sinabi yun? Papunta na daw po siya, Ma'am. Okay, just let me know pagka nandito na siya. Yes, Papa. Nasaan na ba si Cassie Fatima? Bakit ngayon pa siya na-late? Chill lang kayo. Ito na lang ang binobombard ko na nga sa Facegram mo. Ang uling sabi niya, may inaayos lang daw siya sa gamit, pero papunta na daw siya. Baka naman kasi, hindi pa talaga tapos yung design. At nagpapalusot lang na inaayos pa. Tapos, magba-back out din pala in the end. Di naman ganun si Cassie, Nadja. Then, where is she? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Girls, stop it.
Alam naman natin na walang pag-asa si Cassie kahit na mag-backout siya dito. Bakit kasi hindi na lang natin hintayin yung results, Marga? Hindi pa naman nag-i-start yung fashion show eh. Cassie! Sorry guys, na-traffic kasi kami. Dapat kasi nagpahatid ka na lang sa helicopter nyo. Pinakaba mo kaya kami. Ang OA naman ang magpapahelicopter dahil lang dun sa traffic. Ayaw mo noon, grand entrance? Teka, asan yung gown? Nandun na sa van, dala-dala ni Mang Rene. Upo ka na dyan, kailangan mo na may makeup on. Tawagin ko yung makeup on. Kunin na nasa van yung ano, gown. Oy, you made it. Ako pa ba? Okay na ba yung food natin? Oo, okay na lahat. Lalayuan ko na nga. Baka maubos ko pa. Ako, good, good, good. Mamaya magta-test run ulit tayo. Sige, sige. Oh. Ay, nako. Sinasabi ko nga ba, good choice talaga na ikaw ang pinili naming PTA president. Diyos ko, yung mga magulang dito, hindi naman nag-a-attend sa mga ganitong events. Naku, ibahin niyo po yung friend ko kasi kahit VP for operations na yan ang Camila Sardines, hindi yan nawawala ng time para kay Cassie. Paano mo nagagawa yun? Time management. Kung importante sa'yo ang isang tao, maglalaan ka ng oras. Ako, wala akong pinapalampas ng kahit anong activity ni Cassie dahil alam kong importante ito sa kanya. Kung anong importante sa anak ko, importante din sa akin. Ay, sana lahat ng magulang dito ganyan mag-isip. Ay, sandali. Naku, baka mag-test ka na sila. Tingnan ko lang kung baka mama may mga kailangan pa. Tatawagan kita, ha? Oo. Excuse me. Grabe, friend. Bongga naman pala talaga dito sa school ng inaanak ko. Event kong event talaga. Grabe. Naku, na-tone down na nga to eh. Yung ibang parents, gusto pa nila sa malaking venue. Ay, talaga? Ano ba ginagawa nila sa pera nila? Ako willing akong sumahod, ha? Kung gusto nila. Oh, ato. Sir. Grabe. Naku, kakaiba yung mga pagkain dito. Pakibilis, please. Marga, isuot mo na yung gown mo para makita natin kung bagay sa makeup mo. Ang ganda talaga ng bago nating design. Buti na lang yun yung ginamit natin. I mean, I like your old design, but this one is way better. Siguradong mananalo na tayo. Sige, check lang namin yung auditorium, ha? Baka marami ng tao. Sige, sige. Sige, bye. Whatever. Marga, bakit bilis? Di ba may mga ganito pa? Don't worry. You look great. Sigurado akong mananalo na tayo. And I'm sure, masya-shock sila when they see you. Read the atmosphere, Marine. Anong ibig yung sabihin? Sakit mo sa ulo. Way better. Dahil manonood si Mommy. And I promised her na ako ang mananalo. So you better show me that I made the right decision on trusting you three. Charge sa lights and sounds. Excuse me. Bakit may lights and sounds na? Daniela, kahapon pa namin hinihintay yung confirmation mo. Tinawagan ka namin, hindi ka naman sumasagot. Ginawan nga nung pagaan ni Romina tong mga lights and sounds at such Where is that woman? Daniela, may problema ba? Ikaw. Ikaw ang problema. Daniela, talagang pinaninindigan mo na pagiging sausawan mo ng bayan, kaya hanggang dito, sausawera ka pa rin. Lapit na tayong mag-start, kaya please. Hindi pa ako tapos sa'yo, Romina. Hindi pa ako nagsisimula sa'yo. Kaya kung ayaw mong mapahiya dito, sa labas tayo mag-usap. Okay, Cassie. We're done! Well? Ay, mabuti na umalis na yung kalaban mo. May nanalo na eh. Ganda pa lang oh. Wala pang gown yan. You look perfect, Cassie. I can't think of anything to say. I'm sure you will win. Thank you. Pero hindi naman yung importante sa akin eh. Yung manalo tayo. Ang mahalaga, mapakita natin sa kanila yung galing natin.
Cassie! Malapit na mag-start yung event. Pinaparedy na kayo ni Ma'am? Okay, sige. Kasi ako sanay sa hills eh. Okay lang. Okay lang. Oh my God, I'm there now. Perfect. Go on. Apologize to me. Ibang klase ka rin, Daniela. Isang araw gusto kong malaman kung paano yung tumatakbo dyan sa utak mo. Alam mo, Lumina, ang pinakaayoko sa lahat yung intrimitida. Akala mo ba palalampasin ko pag iinsulto mo sa akin ng ganyan-ganyan? Hindi ko ginusto na insultuhin ka. Kung ayaw mong napapangunahan ka, maging responsable ka. Hindi ka nang-acknowledge kung gusto mong gawin yung task mo. Kaya huwag kang umako ng responsibilidad kung hindi mo naman kayang gawin. Bakit ba napakahilig mong pumapel? Bakit, Romina? Tell me. Binihisan ka lang naman ng daddy ko. Wala ka pa sa kalingkingan namin, my evil stepmother. Sino bang evil sa atin dalawa ngayon? Yan lang bang sasabihin mo sa akin? Wala akong panahon makipag-away sa'yo. Pwede bang ipospone mo muna at marami pa akong gagawin? Huwag mo akong tatalikuran. Bitawan mo ako. Sana kilala mo na ako ngayon. Wala akong atraso na pinalalampas. Sabi ko, bitawan mo ako. Hindi mo ako kilala. Hindi ako umaatras pag malinaw sa akin na nasa tama ako. In all responsible fashion, that is the vision. Showcasing the creativity and talent of our students with the aim of finding new solutions and innovations for environmental concerns. Nag-start na ba? Kaka-start pa lang. Malapit na po lumabas si Cassie. Thank you. Did I miss anything? No, Tita. You're just in time. Okay. Don't forget to cast your votes online. So, let the competition begin! From Section Bonifacio, Rosel Soldao. Miss Soldao is wearing recycled newspaper and a plastic bag belt. Next, we have from Section Mabini, Miss Aileen Yatko. Miss Aileen Yatko is wearing a gown made of plastic spoons and plastic bags. From the same class is Miss Isidra Miraflor. Isidra is walking in a gorgeous combination of recycled newspaper and sequins. And next we have two entries from Rizal section, Miss Margaret Bartolome and Cassandra Mondragon. Is not only made to reduce waste, but also to embody positivity, honor, intellect, and all Maxwell students should have. So
Wardrobe Mondragon, is donning rubber bands, plastic bags, net bags, paper, used tarpaulin, all in gorgeous Philippine flag-inspired one-shoulder gown. The design's vision is to promote harmony, coordination, and discipline that is needed to unite the nation in erasing our prejudgment on recycling. To have one final walk. From Section Aguinaldo, Ms. Isidra Miraflor. From Section Bonifacio, Brazil, sold out. From Section Nobini, Aileen Yatko. From the Result Section, we have Margaret Bartolome and Cassandra Mondragon. We have already tallied the votes. We had a number of exceptional designs, but some designs shine brighter than the rest. We have been waiting for this all night, so let's call on the winners of Maxwell Eco Fashion 2018. Their design amazed us as they incorporated the used plastic items. For third place, from Arts and Design Section Mabini, Aileen Yatko. The other two winners also used recycled plastic in their designs. And they're using recycled materials. So for second place, we have from Section Rizal, Miss. Miss Margaret Bartolome. Recycled rubber from Section Rizal, Miss Cassandra Mondragon. For this design. Binasik ko ang design ko on how to make the most of plastics dahil ito ang pinakamatagal na non-biodegradable material na mag-breakdown and is quite durable. Gusto ko kasi ng design na hindi lang magandang tignan. Dapat matibay din. Excellent answer! And did you experience any problems in creating this gown? Meron! Thank you once again, Ms. Cassandra Mondragon, our Maxwell Eco Fashion 2018. I love you, Anna!
Bartolome. Good evening po. Nakaayos na po ang condo. Ready to move in na po. Salamat. Kailangan na lang po natin ayusin ang mga papeles at down payment para makalipat na po kayo. Sige. Pag-usapan na lang natin yung bukas. Bakit bawasan to? Marga! Marga, don't worry. Babawi naman tayo sa susunod eh. Sa susunod? You idiots! Wala naman ang kasalanan dito eh. Dapat kasi ginamit natin yung design ko para nanalo pa tayo. Pero hindi. Nagmarunong ka! Now look where that got us! Sorry, Marga. Ginawa ko lang naman yun kasi ayoko manalo sila, Cassie. So wala kang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. I hate you! Nadia! You cost me this competition. Kaya pwede ba huwag ka muna magpapakita sa mukha ko? Marga? Ano? Nandito ka ba para ipagmayabang yung pagkapanalo mo? Well, congrats! Gusto ko lang naman malaman kung bakit mo kinuha yung design ko. Kasi I don't know anything about that. At isa pa, di ba group effort to? Mali ko ba kung sino nag-design nun? Marga, hindi ko alam kung papaniwalaan kita. Pero malinaw na nanakaw yung design ko. Sana naman next time, lumaban kayo ng patas. What's going on in here? Mami, si Cassie, she's accusing me of stealing her design. What? Sino ka sa tingin mo? Para pagbintangan ng anak ko. Ate Daniela, gusto ko lang naman... Shut up! Wala kang karapatan pagsabihan ng anak ko. Eh, alaga ka lang naman ng daddy ko eh. Ni hindi ka nga tunay Daniela, na... Daniela, tama na. Tahan-dahan ka sa pananalita mo. Kung may problema ka sa anak ko, ako ang kausapin mo. Ayaw mo mapagsabihan ng anak mo. Mas malakihan mo na maayos. Hindi kung ano-anong binibintang niya kay Marga. Kilala kong anak ko, hindi siya sinungaling. So, ano sinasabi mo? Pinapalabas mo ang anak ko may problema. Mrs. Bartolome, Mrs. Mondragon, please stop. This kind of behavior is not tolerated in this school. Kung may problema ang mga bata, kaya naman nating ayusin ito ng maayos. There is no need to make a scene. Sila ang kausapin ninyo. Sila naman ang nagsimula ng gulo eh. Sa bagay, hindi naman ako nagugulat. Laking squatter ang nanay, natural ang anak. Ugaling kanto. Let's go. Yes. It's okay. Kunin mo mga gamit. Mommy. I'm sorry for causing a scene. And I'm sorry for losing. Marga, I want to know the truth. Ninakaw mo ba ang designs ni Cassie? Yes, Mommy. Hindi ko naman po planano na mangyari yun eh. Actually, mga kasama ko po yung kumuha ng design ni Cassie. If you were confident in winning, hindi mo na sana hinayaang mangyari to. Mommy, I said I'm sorry. I'm so sorry. Why are you apologizing? It could have been better kung ikaw ang nanalo. Pero hindi pa tapos ang laban. Itong ginagawa nila sa atin ngayon, isa lang ang paraan para matahimik ang mga buhay natin. To permanently remove them from our lives. Kaya sa susunod, Marga, sisiguraduhin mo na hindi ka mahuli. You understand? Yes, Mommy. Good girl. Bakit kang umiyak? What's wrong? It's that horrid woman and her daughter. Piruin mo? Pinagtulungan nila si Marga? Ano nangyari? Does it matter, Carlos? Inagrabyado nila ang anak natin. At hindi ako papayag na saktan nila si Marga. Ayoko lang gumawa ng gulo. Pwede naman natin iwasan. Tell that to them. Sila naman may problema, di ba? Marga, alam kong sama loob mo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo ni Cassie. Pero sana huwag tong maging dahilan para magkagulo kayo. Naintindihan mo ba ako? Ha? Pahinga ka na. Total, napag-usapan din naman yung problema. Pwede pa tayo mag-usap. Tungkol saan?
Bakit ka ganyan makatingin? Kung iniisip mong inaway ko si Romina, yes, I did. Para ipagtanggol ang anak natin. Daniel, alam ko yung ginawa mo. Bakit bawas yung pera sa account natin? Huwag mo sabihin tinuloy mo pa rin yung paggagastos sa event nila. Carlos, ano ba? Ayoko lang makipagtalo sa'yo. Daniel, ginagawa ko na lahat para sa problema natin. Makakatulong sana kung makatulong tayo. Daniel, ano ba? Patong-patong na yung problema natin. Dinadagdagan mo pa! I'm sorry! Sana madala tayo ng sorry mo kapag naghihirap na tayo at na-apekto na yung anak natin.